Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, babahagi ko naman sa inyo itong naging problema ng ating tricycle, itong ating motor Kawasaki Barako 175. So nung isang araw, tumirik to. Walang daw ang kuryente, hindi mabuhay. So ang ginawa ng driver natin, nagpalit siya ng spark plug. So okay na daw, kabiyahin na. Start na ka, spark plug lang. Tapos kinabukasan, ganun na naman, tumatakbo daw siya, bigla namatay. Tapos hindi na mabuhay uli. So para hindi maabala tayo, yung pati yung may ginagawa rin tayo, pati yung ating driver, makabiyahin na uli yung ating tricycle, dinala natin sa talyer, sa shop. So pagdating dun sa shop, nabubuhay na uli. So sabi nung mekaniko dun, battery daw. Yung ginawa natin, binila natin ng battery dahil itong ating motor na to, may inano yung battery, nilagyan natin ng capacitor. So yun, battery daw. So binila na natin siya ng bagong battery. So nakabiyahin na siya. Tapos kagabi, ito, iniuwi na dito sa akin, hatak-hatak. Wala na naman daw power, hindi na uli mabuhay, wala siyang kuryente. So wala lahat, walang ilaw, busina, signal light, lahat wala. Kaya hindi mabuhay yung motor. So ito, binaklas na natin siya ngayon. So ginawa natin, ito, binaklas ko na to. So chinek natin yung fuse. So mayroon naman, okay naman yung fuse niya, bo. Tinest natin yung battery, bago naman to kasi. Ayan na, may ilaw siya. So ang ginawa natin, mula dito sa battery, papunta dun sa ignition switch, doon natin chinek. So dito sa ignition switch, sinusok natin itong ignition switch. Sinusok kong ganyan. So umilaw. Yung isa umilaw. So ito, iilaw lang siya pagka nagkasusi. So tapos ngayon, ginawa ko, kumuha ako ng wire. Ayan. Tapos sinaksa ko siya dito. Tsaka dito sa kabila, sinaksak natin. Tapos ngayon, ayan, nagka-signal light na siya. Binuhay natin. Tapos, nagkabusina na rin siya. Ito, buhay natin. Ayan, nabuhay na. Nag-ilaw na rin yung ating neutral. So, may problema natin dito ay itong ating susiyan. So, ayan. So, nakapabili na tayo ng spark plug. Palitan na natin yung battery. Napagastos tayo. Itong susiyan lang pala ang problema. So, ngayon, gagawin natin. Kakalasin natin to. Subukan natin linisan. Siguro madumi na to kaya hindi na mabuhay. So, tara. Simulan na natin. So, pagbabaklas ng ating ignition switch, may tornilyo siya diyan sa ilalim. Ayan. Makita ninyo, medyo madilim na. 10 mm yan. So, kakalasin lang natin yun. Kalasin ko muna ito. Ayan. Babaklasin ko muna ito. Natanggal na natin yung kanyang tornilyo. Ito. Tatanggalin lang natin yan. Tanggalin muna natin yung socket. Ito na yung susian niya. Higit na natin. Ito naglo-loose. Yan. So, susubukan natin linisin niya. Kalasin natin. Subukan natin linisin yung doob niya. Mamadumi na yung contact niya kaya naglo-loose na siya. So, ito makikita nyo. Napakadumi naman talaga niya. So, ito may tornilyo siya dito. Kakalasin lang natin. Ayan. Tapos dito yung isa. Ito yung loob niya. Oh, madumi nga talaga. Ayan.
Makikita nyo, talagang madumi yung contact niya. Na siguro hindi na maglapat. So, lilinisin natin. Spray natin double D40. Lihain natin. Meron tayong liha dito na 1000 grade. Ayan. Para malinis lalo yung contact niya. Ito. Isa na din natin. Ang ganda sana kung may steel brush tayo, kaso wala. Ito na lang muna. Mukhang malinis pa man to. Tapos ngayon, kakabit na natin. Kakabit lang natin, kailangan nakatapat siya dito. Ayan. Pagtatapatan siya dyan. Tapos kakabit na natin yung tornilyo. So ito mga kauto, kinabit na natin. Yan, medyo may lamat na din yung wire nya dito. So ginawa ko, kinabitan ko siya ng bagong wire. Pinasapihan ko, yan. Para mas malinis. Ngayon, kinabit nyo, testing natin susi. Dapat iilaw yun. Ayan. Iilaw na. Yun. So okay na. So ngayon, kakabit ko lang to at ayos na to. So nagastusan pa tayo sa spark plug, gastusan tayo ng bagong battery. Well, yun lang pala ang problema, linis lang. Kaya binahagi ko sa inyo itong video to, baka may mga experience kayo ng ganito. So baka ito lang din yung problema kaysa magastusan tayo, basic muna. So kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, nagustuhan nyo yung video ito, mahilig kayo sa mag-DIY, paki-like nyo na rin itong video ito. Paki-hit nyo na rin yung subscribe button at notification bell para updated pa kayo sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing, DIY tips tungkol sa ating mga auto. Salamat!